alam mo. Yeah. Oh, ano number? Ano number ito, ka? Ito, 256. 256. Oo. Wonderful yan. Tonight? Hindi. Huwag yan, huwag yan. Iba, iba. Ha? Yung 143. 143. Ayan. Ano yan? Apo. Ah, okay. O, paborito natin. O, teka muna. Oh. Sandali, sandali. Masaya na tong karaoke night natin sa men's room, pero complete. May pizza na tayo, may Domino's. Wala tayong inumin eh. O nga, no? Kulang. Sige, sige. Teka lang, kukuha muna ako ah. Kasi, ikaw na, ikaw na. Ako na, ako na. Meron ako dito. Hindi, hindi, ako na pare. Galante ako ngayon. Bagay, mayaman. Mas mayaman ka sa akin. Hindi. Sige, sandali lang. Tain mo sige, ako sige, ah. Sige, sige, pare. Tagal naman eh. Tagal naman ni Stanley. Drinks lang yun eh. Di ba? Tirahin ko na ito. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Tanggapin mo na lang, makinig ka na lang. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihin. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman, makinig ka sa aking payo. Pagkat musmus ka lamang at malaman ng maaga ang wasto sa kamalian. Ang sarap naman! Yung original lang dito! Saan o? Jim, Boboy, nice to see you! Magandang gabi sa'yo, pare. Yes, pag nag-iisa ka pala ng gano'n, ipakanta-kanta ka lang ng karaoke. Oo, oh, ayun ang pampasaya ko eh. Mabuti pa na napadaan tayo. Buti napadaan tayo. Oo nga eh. At napadaan kayo, kanta nyo ha? Eh, sino magtatapos ito? Timing nyo. Mahirap yun ha? Nice to see you. Uy, kamusta kayo? Hindi, kasi ko lang namin pamasyal kasi balita na may men's room. Hinahanap lang namin men's room. Eh, dito wala, kami pinadala. Oo, dito kami pinadala. Eh, sabi ko, wala namang urinal dito. Eh, di ba? Akala ko men's room. Ito yun, ito yun. Ganun pala may kasama yun. Ako dito eh, si Stanley. Oh, saan siya? Eh, wala. Bumili ng drinks. Ang taga, entay natin. Uy, okay. Sana umabot siya. Mabuti pa si Stanley nag-iisip ng drinks, no? Oh, okay. Pero meron tayong pizza dyan. May Domino's dyan. Okay. Looks good. Looks good, yun. Pero mahirap yan pag walang inumin, eh. Unahin na natin. Tama-tama. Balita ko, may concert daw kayo na... Believe it or not. Believe it. Apo is 50 years old. 50 years old? Apo Music is 50 years old. 50 years ago, on July 15 and 16, which was also a Friday, a Saturday and a Sunday, nag-concert kami sa Meralco to say goodbye. Alam mo yung history noon. Yes. 50 years ago, nag-farewell concert kami. Okay. Nagpapaalam na kami talaga sa lahat ng mga kaibigan namin kasi maghihiwalay na kami. Okay. Hindi namin alam na doon pala magsisimula yung Apo. Yung career. Napunta kami bigla sa mainstream. Kasi dati, di ba? Eskwelahan pa lang, ganyan-ganyan. Okay. Pero yung after ng 17, tuloy na kami. Pumasok kami ng television, naging ganun. Okay, so 50 years from that time, naisip namin, uy, o nga no? Saturday and Sunday na hindi naman. Kayo, pero dati, hindi lang kayong tatlo, di ba? Nung nag-umpisa. Actually, nung 50 dalawa, years ago. Mga ganun. All in all, ang dumaan sa amin is 12. Okay. Including Rick Segreto. Ah, kasama siya. Kasama namin. Okay. Ang pangalan pa niya nun, Rick Makaraig. Pangalan niya pa rin yun. But he got his mother's name, Segreto. Italian ang mother niya. Okay. So, yun. Andun. Tapos nung ginawa namin yung concert 50 years ago, there were four members. Okay. Siyempre, si Danny tsaka si Lito De Hoya. Lito De Hoya. So, after that, tatlo na lang kami. Ngayon, dalawa na lang kami. Okay pa rin. At tsaka 50 years ago na yun. So ngayon, sabi ni Jim, celebrate tayo ng 50 years. I go, okay. Dapat lang. Uncanny talaga na, same dates, yung July 15, 16. Medyo kinilabutan ba kayo? Oo, kasi sa'yo, hindi ko alam, yung kalendaryo ba, every 50 years, bumabalik sa dati?
Parang ganun. Parang ganun ba yun? Hindi ko alam. Actually, ang buhay natin, it's a cycle. Lang. Eh, lalo na yung music. Ito, magugulat kayo mga, di ba na nag-concert tayo sa mga maliliit na 19 East, sa Music Museum. Nagulat kami, kumakanta yung mga bata. May mga 15-year-old na alam yung kanta namin. Sabi namin, bakit alam niyo? Eh, kasi sa bahay yun rin ang tinututugtog ng tatay ko eh. Ganun. Ah, okay. Nung nagsastart kayong magsulat ng mga songs na yun, naisip niyo ba na magtatagal? May idea ba kayo? At kailan kayo nagka-idea na parang magtatagal tong mga ano to ah? Alam mo, ewan ko si James. Siya, James, maraming sinulat eh. Ako, sabi ko, basta gangawa-ngawa lang ako sa entablado. Tapos, sasayaw-sayaw, kakantayin ko yan. Ano? 10 years at the start, after the start of our career. What was the first, ano? The first hit? Kahit hindi hit, yung very first na nilabas nyo. Hindi ba nag-hit yun? Live concert ang una namin. Yung concert namin ng 73. Yung goodbye concert. Nirecord namin ng, isipin mo, ng tape lang. Okay. Open reel. Okay. Yun ang tinugtog ng RJ. Tinugtog na yung mga kanta namin. Okay. Tapos nag-sumikat sa radyo. Ano yung mga nandun na? Ano? New Day. Sige. Hey, what have we got here? English pa rin eh. I feel I'm real. It's a feeling I know that says you're gonna be mine. English pa. Pero that song was playing like Social pa. 7 to 10 times a day sa RJ. Wow. So, man, dami nagre-request. So, yun ang nag-umpisa. Kaya na, biglang, naisipan ng Vicor, eh, gawin kaya namin plaka yung live album. Sabi namin, hindi gawa sa studio yan, ha? Live? Two track lang yan. Sabi namin, hindi, okay lang. I-edit natin. Siyempre, hindi pa ganun kaganda equipment na ng live. Although, give it to Miralco naman, yung recording namin, napakalinis ng pagkagawa talaga. Ang ganda ng sound maganda system. Maganda kasi yung so, acoustics. Tsaka mga Sennheiser naman yung mga mics tapos, nila. Okay. And then we, you know, we on the second album, we had the hit called Softly. It was also in English. Softly. Na naging hit sa, sobrang hit sa Visayas, Mindanao. No? Tapos after that, the next big one was Show Me a Smile. Mahirap magmahal ng shota ng iba. Ayun. Tapos pumasok na yung mga pumapatak ang ulan. Kaibigan, sulusunod na. Hati kayo ni Danny ng pagsusulat nun. More or less, Which ones are yours? Name the song. Yan, kanya yung ano. Batang-bata. Yung shota ng iba. Shota. Yung shota ng iba, di ba? Kay Danny yung kay Show Me a Smile. Kay Danny yun. Nakakanta ko yan eh. Dahil sakto sa akin. Mahirap talagang mamahal na syota ng iba. Hindi mo mabisita kahit na okay sa kanya. Mahirap, mahirap talaga. Maghanap na lang kaya ng byuda. Ang byuda. Yan ang temptation. Dahil mo ang number sa telepono. Huwag mong ibigay ang tunay na pangalan mo. Yun mo, wala pang pangalan nun yung mga... Grabe. Hindi kaya ngayon, mobile. Alam mo ka agad, sim tumutawag. Galing. I-dial mo na, ganun eh. Party line, hello. Kailan nag-umpisa? So, una, mga social muna eh. Tapos, kailan nag-umpisa yung Tagalog, ano? Pumapatak. Well, that was the first Tagalog song that we, ano. Tapos, pumapatak ang ulan, kaibigan. Kaya yun yung nasa Gem Records sa tayo. Ano pa ba? Kasi nagtayo na kami ng recording company, sarili namin. Sarili yung Gem Records. Tapos na-realize namin, di ba, nagbebenta ka ng 45s eh. Sabi namin, bakit pagka sa Tagalog mo sinulat yung kanta, ba? Parang ang dami nakikinig, mas maraming gustong kumanta. Saka may reaction na. So doon namin na-realize, hindi pala pwedeng Inglesero ka. Kailangan mo, you know, mag-connect ka sa buong mundo, eh, yun nga. So, yan. Yeah. After that, sunod-sunod na yung mga ewan. Nagpapaturo kami kayo, no? Kay Willie Cruz. Di ba? Ito, kausap si Willie Cruz parati. Willie, paano ba sasabihin yung ganito? Anong gamit itong salitang ganito? Yung mga, di ba, yung mga composer dati. Saka nakikinig ako ng ano, AM radio. Yeah. Kasi I wanted to find out, ano yung colloquial way of speaking in ano? In Filipino, di ba? Tapos gumagamit ano, na ano ako. Ano mga, nung yung sinasabi mong pinapakinggan mo yung radio, ano mga kasabay nun? Bago lumabas yung sa inyo? Mga songs? Yung early 70s. Juan de la Cruz, andun na.
Juan de la Tapos, Cruz. Tapos, meron pa mga Fred Panopio. Pinapakinggan ko pa si Fred Panopio. Okay. Victor Wood. Walang medyo, wala pang kahawig ng mga kinakanta niya. Ah, parang wala. Wala eh, no? Wala pa eh. Halos parang, hindi. Advanced, iba, covers. Advanced na diba? Sa Kundiman eh. Advanced na sa Kundiman noon eh. Tapos yung nga, sila Victor Wood. Diba? Hindi ka maniniwala. One time nag-guest ako sa ano, nag-guest kami sa ano, kay Herman Moreno. Yes, yeah. Tapos sabi ni Herman Moreno, bakit niyo gusto pumasok sa showbiz? No? Eh, may pinag-aralan naman kayo. Pwede naman kayo maging mga manager. Sabi ko, gusto kasi, namin gumawa ng wala bang karapatang... Kailangan ba may pinag-aralan? Kasi akala, ang tingin nung panahon ng 60s, akala nila siguro kasi yung mga pumupunta lang para kumanta, mag-showbiz, hindi nagtapos ng pag-aaral, kaya yun na lang ang ginagawa. Yung pretty boy na hindi nakatapos. Pag nakapag-aaral ka raw, di dapat nag-apply ka na lang sa banko o kaya sa San Miguel, di ba? Yung gano'n. Malala ko pa yung mukha niya nung sinabi yun namin. Kasi gusto namin magsulat ng sariling kanta. Tsaka para ipapasikat namin. Wala, tingin sa akin parang, ano? Parang wala akong gano'n nun. Ganun ano? I guess siguro during that time parang ganun din. Okay. So I'm sure na natanong na to a million times. May mga favorites ba kayo? If you could sing only Tigisa, three songs for life. Yun lang ang kakantahin mong pasok. Ito muna. Ako yung kadani na ano yun. Pag-ibig. Kamay, ikay tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdaming ikay. Mama. Okay, that's one, ha? Yun, tapos ikaw. Di ko maiwala. Yan. Yung tama? Tama. Di ko malimutan kung kailan nagsimulang matutong ikaw lang ang maling. Ganda. Second. Ako. So pa lang yun, ha? Tatlo. Yung isa yun. Sige. Okay. Sa akin, When I Met You. Ay, favorite. There I was. Nung nagkita tayong huli, sa Ateneo, kinanta ka yan. There I was. An empty piece of a shell. Just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, gave the world to me, and before I knew, there I was, so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I feel in. You give me a reason for my life, and I've gone beyond existence. And it all began when I met her. Ganda. Sarap. Number two. Last. Last na, tatlo lang pwede niyong kantahin. Siyempre, akin. Pipiliin ko yung akin. Ayun. Paano mo malalaman itong gawa mo pa? Marunong ka rin pala. Kala ko yung dalawa lang. At buti nga nag-hit pa eh. Magugulat ka. Nagpunta kami sa isang remote place lang, no? Sa Davao, no? I mean, it's like a fourth-class municipality. Yeah. Kinagta namin ito, kantahan na sa audience, no? Pag-ibig mo, hindi pagkakawala. Subukan mong magmahal, o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na mangangamba. Pag-ibig ko'y ikaw, wala nang iba. Parang ganda. May iba naman. May iba lang.
hindi. Kasi nasa gusto mo, dance, na, dance number naman. Hindi. Hindi, nag-TV. Okay, TV show. No, biglang yeah. Nag-television kami ng matagal. Discorama ba? Hindi. Discorama nag-umpisa. Tapos nagkaroon ng, naku, eto na po sila. Nagkaroon Sunday ng show. Tapos blues. Tapos naging sa linggo na po sila. Tapos naging kasama yun, na si Bing doon. Yun. Sang linggo na po sila. Yung araw-araw na, naging araw-araw. Medyo yun, medyo na nabugbog kami sa television noon. Parang hindi kami alam na. Kasi sa television, di ba, ginagawa mo lahat-lahat. Hindi lang mo sarili mong kanta eh. So every production number, pinag-aaralan rin namin ibang kanta. Tsaka kung ano-ano ang papakanta sa'yo. Tapos kung ano yung mga nakasulat sa'yo na idiot port, yun ang sasabihin mo. So, ang feeling nga namin, parang nabobo ba tayo doon o hindi? So, nung nawala yun, parang nakalimutan na namin, teka, di ba nagko-concert tayo? Di ba yun ang buhay natin, nagko-concert? Natigil kami for a while eh. Kasi, di ba, syempre, parang akala mo. After nun, yung balik nyo, yung mga states nyo. Yun naging tour. Yung tour. May market pala tayo sa labas na gano'n, ang mga nanonood ng TV pala. Suot nyo, mga may... Burlo, kung ano yung pinapagawa ni Gary V, pinagawa rin namin. Teka, yung mga Discorama and ano, sabihin niyo yung PBJ, no? Di ba? Yeah. Yung 73, after our farewell concert, in-offer kami ng TV show. Pagdating namin doon sa TV, sa studio, sabi nga, okay yung headliner, pero maglalagay kasi tayo. Kasi si Joey may mga kwento sa akin. Maglalagay daw tayo ng mga comedy at saka funny portion. Okay. So parang laugh-in. Sabi namin, sige, paano yun? Tapos ito, pinakilala sa akin, si Joey De Leon at saka Ricky Manalo. Sila yung tandem. Okay. Mga radio people sila. Radio. Tapos yung Soto Brothers. Tapos ito, meron ito, mga iba naman. Musiko rin ito, mahilig. Si Dito, Vic si Val, at saka si Vic. Yung Vic, batang-bata pa si Vic. So yun ang tandem, kumbaga. Tapos yun nga, mga gags, parang laugh-in. Kung ano yung ngayon mga, parang ano, bubblegum. Parang gano'n, parang gano'n. Kasi kami kanta. Tropang trumpo. Doon kami nag-meet. Doon kami nagkakilala. At doon sila nag-form ng TVJ after. Doon nabuo yun. After ba? Nagka-rivalry ba kayo? Sabi ng public. Anong public? Sabi ng public. Like, they wanted us to do ano. Kasi trio kami, trio rin sila. Yes. But that was the only thing that was similar to us. Yan lang. Other than that, wala eh. No? I didn't even enjoy the TV show that kasi we were all doing ano eh. We were all doing also yung mga, yung linoloko yung kanta, yung mga spoofs ng kanta. Si Joey. Ano tawag doon? Parang parody. Tough hits, di ba? Tough hits. Ni Joey. Si Joey, nahiligan talaga yun. Nahiligan yun. But when we came in there, pero sa totoo, ginagawa rin namin yun. Ako naman, ginagawa ko yun sa SOP naman. Correct. Right. Sobrang OJ naman. Si Joey, di ba? Iba yun genyo, eh. Pagka nag-isip na yun, iba na eh. So, every week, kung ano-ano mga topics siya ginagawa. Siya yung ipagpatawad mo. Siya ang lyrics. But you know, yung partner niya, si Ricky Manalo. Okay. Was hindi really ko, funny guy. He died young eh. But he was a really funny guy. Pareho silang disc jockey eh. Si Ricky Manalo at si Joey De Leon. Siyempre si Joey nung forma, pogi. Si Ricky, ganun yung buhay. Si Ricky Manalo, naka-afro na nakakatawa. Parang Chiquito. Ganon. Ang kwento ni parang Joey. Parang Joey. Sa chicks, medyo agawan kayo sa chicks. Ewan ko. Medyo hati. You know, I don't recall too much. Talaga. Kasi parang niya. Ewan ko, kasi may mga girlfriend na kami nun eh. Huwag kami ingay dyan. May mga girlfriend na kami nun eh. Oo. Kamera na. Oo. At saka, hello. The only girl in that show was actually, Cathy Earnshaw. Pinakasalan ni Danny. Ah. Ewan ko kung niniligaw ni Joey. Hindi ko alam kung nagsasal. Joey, baka nang masama loob doon nung... Anyway, yung nga, kasi si Cathy yung pinaka lead beautiful girl doon sa show namin. Stisa. Pinakasalan ni Danny. Ano gagawin mo, di ba? Sabi nga, wow. Anyway, yun. So other than that, wala, actually. Yun lang ang rivalry niya.
In person, are you close with the ako, I was close with them. Kasi we used to play poker together. Ah, okay. Oh, nagpa-poker kami niyan pagkagabi. Kasi si Jim, hindi mahilig sa bisyo talaga. Okay. Ang I didn't have good boy. Yung Tito Pick and Joey, at saka kami ni Danny. Medyo may konting poker, parehong hilig. Ball, poker, inom. Oh. Tapos ganon, di ba? Tapos, ito pa, they introduced me to bowling. Si Tito. Oh, champion bowler yun eh. Eh, nagiging barkada namin. So doon sila nag-standby sa Astro Ball noon. Doon rin kami ni Bong. Si Bong, kasama ko na. Doon rin kami nag-standby. So kilala namin yung mga bowler. Nagbo-bowling rin kami. Nagtuturoan kami ng gano'n, pati bilyar, alam mo na, tapos gano'n. Okay. May ano ba kayo? Do you have any, anong sentiments nyo dun sa bruhaha ng lipatan? The showbiz, man. Oh, well. The showbiz. Best of luck, balita ko. Nag-umpisa na, di ba? Oo, oh, nag-umpisa na. Kaya, alam mo, mahirap din bagay yung solid ang foundation ng ano ng grupo eh. Kasi, yung production, minsan yung mga tao lang ng taga-loob yung nakakaalam niyan. So, actually, depende yan talaga sa network. Magkakatulungan yan sa network. Sana matulungan sila ng network. Ako ang feeling ko, I mean, at my age now, parang, I don't really care. You know, I mean, good luck to you guys. You know? But you know, things change. I mean, ganun yun eh. Diba? Tama. Tsaka, yung tatlo, whatever happens, hindi naman nila kailangan ng ano Exactly. Kasiyahan na lang nilang mag... Pero yun nga, parang ganito yun sa amin. Parang, 50 years kami eh. Alam ko, balita ko, kwentong-kwento ni Joey, hinahabol nila yung 50 tama, years sila. Ayun, tama. Oh, yeah, that's right. Tama ko, of course. Which is malapit na. Mga 48 na yata sila. 44 lang, 45. Ah, oo. So, I'll open the highway for you. Kailangan abutin niyo yung 50. Or whatever it's worth, di ba? Ganun yun. Kaya ba, nabalita ba yun? Parang nabalita eh, na meron din kayong mga tampo-tampuhan nila, lalo na with Danny. Meron naman. I mean, in 50 years, you gotta have that, you know? You got the good times kasi, and the bad times. Kasi minsan, personality clash, ibiro mo, parang mag-asawa yun eh. Di ba? 10 taon mo na asawa, bigla may nakita ka na, hindi ko alam to noon na, di ba? After 10 years, bigla may lumabas na ganyan, di ba? So, yan, magkakapanibago eh. Para kami mag-asawa, but we don't live together. So, di ba? And no sex. Huh? Oh. Actually, baka yun ang problema, no? But, you know, kami ni Ogi nagse-sex eh. Oh, really? Kaya maganda yung ano naman. Ah, okay. We should follow that. Huh? Then, like, musically, may nagtatalo ba? Naparad niyo yung, ano to? Biopic ng, ano, ng... rock group, si... Sino? Bruno Mars? Hindi, yung ano, si... Rock group? Mercury, Freddie Mercury. Ah, Freddie Mercury. Yung Queen. Diba? Oh, yeah. Musically. Hindi, mali yung bass. Hindi, dapat... Yeah, yeah. I mean, it goes through a process, no? But like, maski for example... Maski na sa Beatles, eh. Bakit naman sa Beatles minsan, eh? Kasi, kunyari, kita mo yung, napanood ba yung mga, anong show ng Beatles, yun yung maraming portions. Oh, yung docu. Yung parang docu. Kita mo, Peter Jackson. Oh, pati yung nagbabangga. Ah, okay, ganito. Hindi, ganun siya. Gawin mong ganito. So, parang, sige, ganyan na lang gagawin ko. Di ba? May mga ganong reaction eh. Like for example, yung song ni Danny, Pag-ibig, di ba? Okay. Yung pag-ibig mong tunay hanggang langit. Hindi mo abot. Taas. So, ako nag-arrange nun eh, actually. So, may part na, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Di ba? Yes. I felt we couldn't end with that. It's too low. Walang so, dapat yung highlight, kulit talaga. Highlight. So, in-octave niya. So, ginawa ko yung sabi ni Danny, hindi ko maaabot yan. Sabi ko, maaabot mo yan. Sabi niya, Jim, hindi ko kaya. Sabi ko, kayaanin mo yan. Ang maganda no, doon, hindi digital eh. Oo. Hindi mo pwedeng ngayon, galawin. Hindi, explain lang natin sa tao. Ngayon po kasi, napakaswerte ng mga singers. Kasi pag... Pwedeng ibaba ng konti. Flat ako dyan. Ibaba ng konti. Cure natin yan. Hindi, hindi yun. Yung minus one, pwedeng ibaba. Oh, hindi. Ito, naka-recording na eh. So sabi niya, sa taas pagkanta, sa recording. Ganun eh. Sa walang auto-tune. Oo, walang auto-tune. Ngayon, di ba? Kasi ngayon po, pag medyo flat yung singer, ulitin ko ba? Huwag na. Ayusin ang technician. Ayusin na lang namin yan. Tataas namin.
itatama na. Dati talaga, swerte ngayon. Dati talaga, as a performer, let's say, musician ka at saka singer, you really have to know your chops. Diba? Kasi walang cure. Yes, walang saka wala yung, ano, ginawa mo na yung chorus, copy-paste. Wala, walang ganun. Walang ganun. Walang ulit-ulitin mo kung ilang chorus na yun. Pero nagawa niya rin. So, ang ganda yung kanta. Hanap pa tayo noon. Ang dala namin sa mga TV show, pag mag-guest kami. Album. Reel. Yung, pag magawa. Yung parang film na ano, maliit, manipis. Agad. Itong gagawento ko sa'yo. Madalas na sisira. One time, nag-guest kami. Nag-guest kami sa isang TV show. Yeah. Tapos umalis na kami. Si Mike Hanopol nag-guest dun. Hindi niya alam na nakuha niya yung tape namin. Okay. So he comes out in the show. Nag-guest ganyan siya sa isang Mike Hanopol! Ini-expect niya na yung song niya. Pumasik, ta-dong, jing-jing, umapatak. Ganun siya. Wag, mali, mali. Mike Hanopol! Sana tinira niya. Mapatak na naman ang ulan. Sana tinira na niya. Tingyari mo. Alam niyo bang favorite, gustong-gusto kong i-revive yung Kakaba-kaba-kaba? Oh, yeah, the How movie? How was that experience? Ah, kasi ano ba, were you part of the cast? I was not part kami of the Dani sa cast, movie. Kami ni Dani sa cast. Pero sila, nagtulungan sila na ano. Sa dulo lang. Sa dulo, for the music lang. But I made the music there. Oo. Sila nagtulungan sila ni Lori. Yung Lucindy ko na matandaan, di ba? Oo. Ngunit okay. Tuloy pa rin ang pagsisikat ko. Yun nga, tinitira ko yan kasi ginagaya ko pa si Christopher eh. Kasi ganda ng version na yan. Halos hindi ko na matandaan kung kailan pangiling ko bawi. Nang arap sang araw sisikatin at maging isang maliwanag na bituin sa tagoy ng panahon maraming na akong nagawa. Yeah. Yeah. I love that song. Pero yung refrain nga, ngunit tuloy pa rin ang pagsisikap ko. Pagkat balang araw makikinig kayo. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aawit ko. At makikita nyo, sisikat rin ako. Sisikat din ako. Yung si Boyet, diba? Ganda ng version niya. Saludo ako. Pati yung iba, kawa niya ba? Yung mga Pantanong Madre. Bigyan mo po kami. Ganda nun. Ikaw ang artista, diba? Ganda na role mo dun. Oo, masarap. Afro. Hapon ako nun, hapon. Masarap i-revive eh, diba? Kasi parang ahead of its time yun eh. Oh, yeah, that was a crazy film during that time. Talagang, ano to? Yung tatanin mo. Pero ngayon yun, gets nila yun. Swak na yun. Saka ano, pati yung, I think it was the first, parang sabihin mo na music video. Right. No? Parang MTV music parang, naka-sync diba yung music. In the process of making the drugs and all of that, di ba si Johnny Delgado? Yung ano, Grandmaster. Ganda nun. May casting na nga ako eh. Si, sino? Pag ginawa nga, si Baron Geisler. Oo, makakanta yun eh. Oh, really? Correct. Kasi ang galing ng taong yun. Yung intensity nun. Wow. I saw his movie about Lakshya or something. Yeah, Dollhouse. Dollhouse. Naiyak ako nun. Family life? Do you guys go out together? Dati. Before we used to go out together. But minsan nagbabakasyon buong pamilya sa Davao. Eh. Okay. Tatlo kami lahat. Buong pamilya niya. Punta kami lahat sa isang island. Ganon. Pero yung tumanda na, syempre, ay mga bata. Alam mo naman yung mga, pag nag-teenager na. All my kids are abroad. Pati yung magulang, hindi kinakausap eh. All my kids are abroad now. Yeah. So, ikaw yung ano eh, isa sa mga unang-unang, Australia. Australia, oo. Anong, what's the story there? Parang nag-give up ka na ba dito? Gusto mo doon na? No. What happened was, before I had the green card, okay. Tapos I canceled the green card because, you know, EDSA and all of that. I gave up the green card. Tapos ano, nung nanalo si, you know, si Erap, okay. I was so disappointed. Sabi ko, let's live abroad muna. Mm-hmm. Let's try. Hindi natin na try yung living abroad sa US. So we went to Australia. I brought my kids there. Tapos sabi ng, bakit kami nandito? Nagme-midlife ka ba, pa? Sabi ko, no, I want you to try living in a society
na hindi kayo special. Right. Kasi dito, my gosh, mag-a-apply sila ng trabaho. Anak Jim Paredes, pasok ka agad, di ba? Tapos yung, you know, that's so much privilege. You enter a restaurant, everybody's doting on you, di ba? Sabi ko, alam mo, hindi ganyan talaga ang buhay, ha? Mm. When they got there. Mamulat man lang. Mamulat when they got there, they had to get their own license, alam mo na. I'd apply for a job, barista, yung mga ganun. Sabi ko, Jim, the name Jim Paredes doesn't mean anything here. So you're on your own. Now they love it. Oh. Speaking of, president na, politics. Kailan kayo nag-start na? Yung ano, handog? No, the first Marcos pa lang. Ginagawa na lang. Oh, 60s pa lang. Pero handog yung ano, di ba? Well, handog was EDSA na yun eh. 80, even before that. 86 na yun eh. Kasi, well, when we were in school, yun ang ina-invive sa amin sa school rin eh. Na you have to help your fellow Filipino, our country is a poor country, ganyan-ganyan. Tapos, nako-conscious kami noon eh, high school, college pa lang kami, about corruption in the country, mga ganun. So, maniwala ka ba na ban kami sa radio, TV, all government venues for about 2 months? Anong time? After anong we did this, this was 1985. Anong administration to? Marcos. Yeah, Marcos. Before EDSA. Right before EDSA. We did the show, Eto Na Po Sila, on ano, okay, sa Ultra. Ang yung title pa na Eto Na Po Sila, ang hindi alam ng mga tao, ang title talaga yung kinuha dun sa ano, tape nung pinatay si Ninoy. Eto na, Po Sila. Po Sila, Po Sila. So pinagsama namin, Eto Na Po Sila, pero malaking apo. Our fans knew that we were like, walking the edge. Galing, but nobody knew about it. So, na-ban kayo? After that, we were banned. Nung na-figure out nila, parang gano'n. Kasi yung mag-show kami nun sa Ultra, di ba medyo parang government agency yun eh. Kasi yung minsan, yung taga-Ultra, pwede mo makita yung script nyo? Ganun. Kasi critical time na yun eh. Yes. We were already very active. 85. We were already very vocal sa mga bars. We were doing Makati, mga tavern, mga ganyan. So, parang, siguro may consciousness. Alam mo, hindi man lang, hindi namin alam kung Malacanang yun eh. Minsan yung mga tauhan lang talaga eh, di ba? Mas naunahan pa nila eh. Pwede yan, yung ganyan. Di ba? So, yung next repeat namin, sa Loyola Center na namin ginawa. Hindi, wala na. Huwag na tayo sa Ultra. Doon na tayo sa bahay natin. Kami, nagkikita kami kay Lenny. Oo, tama. Sumasala ka din. Punta rin ako. Kaya, I just want to dispel something. Some people say na ang dami daw namin songs sa politika. Hindi. We only have about 3. But you know, politics is so big here na talagang gumawa ka ng isa. Wow! Di ba? Change of career. What? We're just artists expressing ourselves. Tama, di ba? Tama. That's just one topic. Yeah. Eh dito, masyado tayo, ano, di ba? Medyo ano pa tayo eh. Hindi pa tayo ganun ka... Hindi, kasi makitid. Liberal. Kasi makitid ang... Makitid ang ulo ng paningin ng Pilipino. Wala tayong mga... Medyo magandang. Ano pa tayo. Malayo pa tayo sa... Ano, sa foreign countries pagdating sa... Yung civilization, madedevelop pa kasi. Eh, minsan maganda na tayo. Madadapa ulit tayo. Maganda si, na. Paano yun? Paano yun? Si Danny nasa kabilang panig siya nung mga panahon na yun. Well, actually, hindi na at that time. Ah, hindi na? Hindi na. Actually. Kaya tahimik lang siya nun eh. Ah, okay. He sort of realized, and it was for Lenny. Ah, okay. Di ba nakita yung kanyang, may mga post siyang ganun na. Hindi ko nakita. May mga post siya sa Facebook na ganun. Ang huling alam ko sa kanya. Nung 2016. Kay ano siya? Na kay Digong siya. Digong. Pero ano, disillusion. So then he just kept quiet. But they were, Digong's camp were counting him as one of them. Pero hindi na siya sumasagot, hindi na nag-aano. Si Buboy naman, nakakasama ko sa mga soap. Ito, hindi masyado nag-ito. Ito, tinuloy talaga eh. Tinuloy talaga. Namin racket. Dati niya pa love yun eh. Hindi, kasi enjoy naman talaga ako. Actually, nung nag-umpisa na kami, when we went to television, enjoy talaga ako sa television. I love television. I love the stage. Pati sa stage eh. Pati sa stage, enjoy na enjoy ako sa stage talaga. Kaya yung mga punchline namin, yung mga
yung mga sketch namin, masarap talaga yung gawin. So, and hindi lang alam ng iba, di ba, saan tayo nag-umpisa sa high school, we were all in one play. Nag-teatro na kami noon eh. Okay. Yung parang Dulaang Sibol na lang kay Pagsi. Hindi lang ito, history lang ito. Mm. I was in kinder when I did my first play. Okay. Kinder. Father Reuter pa ang director noon. Wow. Oh. No, so parang I don't know, siguro yung stage at saka yung medium na yan gusto ko talaga. So, sabi mo nga, nagtatama tayo sa teleserye. Sa... Parang Alice Bungisngis. Yun. Oo. Tama ba? Bea Benene. Ako correct. Yung si... Ako siya. Naglalap pa nito. Oo naman. Ako yung tatay. Ikaw yung... Sa Tagaytay pa tayo na, ano? Nagsishoot parate. Oo. Parang gano'n. Na kinomedy kita. Punchline kita. Kami ni Jim, nagkakasama lang sa mga skandal eh. No? I think that's more fun, di ba? Paano mo yung hinahandle yun? Don't respond. Tama. Yeah, kasi kung ako kaya dyan, if you don't have to respond, don't. Mm. Ako kasi medyo mapagpatuloy. Ikaw ganun nga? Hindi kasi patola ako, yung tawag nga. Patola. Kasi pag makipagbanggaan ka, isipin, ako ganun ako eh. Pag makipagbanggaan sa tao, may patutunguhan ba yan? Pag makibangga ako sa'yo para ma-prove. Hindi, pero masarap sa pakiramdam eh. Yung ano, yung nag-garantihan mo sila. Para ma-prove ko lang na mas maalam ako sa'yo, parang hindi ko kailangan i-prove yun eh. So parang ganun lang eh. Wala namang ano eh, wala namang permanente sa mundo eh. Everything is just passing, di ba? I mean, imagine dati eh. What do you call this? I never thought we would have 27 albums. Grabe, 27 albums? Kasama yung photo albums. May photo album yun. Tama. But, you know, parang, okay, for me, the whole career of Apo, ang pinaka least na-enjoy ko, I mean, sabi, lagay mo na, money is there, di ba? Yeah. Fame is there. Fame. And, fame, fortune. What I liked the best was performance. Yeah. The least I liked was fame, actually. Parang, kahit na sikat na kami, paglalapit yung tao sa akin, sasabihin, for example, "Uy, Jim, ang ganda nung song na ginawa mo." I don't know what to do. Na-embarrass ako. At saka iniisip ko parang ganito na, hindi, chamba lang yun eh. It was only many years later na I considered that, baka naman magaling ako magsulat talaga. Di ba? Pero kuminsan iniisip ko. You had a solo album, di ba? Yeah. Oo. Iniisip ko kuminsan na ano, baka sinasabi niya ito kasi bibentahan ako ng insurance. O Tupperware, di ba? Binubudol ang term ngayon. So, ikaw kumuha nung walang tigil. Nakapagdatang. Kasi yan nga. Subukan. Yeah. Paano start mo? Ito. Wala. Walang. Taas ito eh. Ang sinabi na. Hindi na eh. Walang tigil. Before na. Anong kwento niyan? Bakit nagawa yan? Hiningi ba yan ni Haji? O... No. De. I gave it to him. Okay. I wrote it because my sister separated. Okay. It was supposed to be for Apo. And but you didn't want to sing it kasi emotional? No, I was producing Haji. And I felt wala pang sipa yung album niyan. But then, okay. So I said, give it to Haji and then we'll record it also. And nag-super hit yung kay Haji. Ganda eh. Sampal naman ako ito. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat hindi tayo bagay. Nakapagtataka. Chorus. Di ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuan? Walang hanggang katapusan. Napahin ng mga luha, nagdami na puso.
puso'y tiga. Wala nang maibubuga, wala na kong maramdaman. Ito na yun. Kung tunay tayong nagmamahalala at di tayo magkasunduan. Oh, when Danny was we were not surprised. He was, in fact, months before I was already, expecting. No? I visited him 2 days before he died. Lahat kami lang, punta naman kami sa ICU, kami lang ang pinapapasok. kasi kilala kami, di ba? Yeah, usually no visitors yun, pero at least nakakapasok kami na may... Siyempre, may mask pa, andang protocol, di ba? So, parang ganun. But, ako, nabisita ko pa siya sa condo, binibisita ko siya. Okay. Isipin mo lahat ng ibon niya, mga halaman niya, nilagay niya sa condo. Mula doon sa malaking bahay niya. Sabi ko, ang gulo-gulo ng bahay niya, parang forest, parang jungle. May mga ibon, may mga halaman. Tapos, pero yun ang gusto niya. Yun ang gusto niya, ganun talaga siya. Tapos, lahat ng kaibigan, sabi niya, gusto niyo pumasyal dito. Handaan ko kayong pagkain, ganun. Kakain pa siya. Alakas pa kumain. Sige, Dan, di ba ang ganun sa mga, may gamot naman eh. Di si Dan kasi, he had bad eating habits. Okay. He smoked pa, di ba? DNA. Both parents niya, diabetic. Okay. So, okay. Talagang... It was diabetes that caused everything else. Oh, diabetes ang basis talaga. Alam mo, yan, alam mo sa Pilipino, sa Philippines, diabetes is really a major sa natin yan sa pagkain yata natin. Hindi ko alam. Eh. Kasi ang pagkain natin, Well, glucose, pero actually, protect yourself lang. So, yan ako. Yan na natutunan ko. So, Danny was, he was doing dialysis na for the last two years. Si Danny, sa mga hindi... Kasi ako, kilala ko lang kayo, asapo, nakakasama ko lang kayo sa shows. Anong mga karakter nyo pag kayo lang? Danny is the, kung i-describe nyo, Danny is the most intuitive person I knew. Pag gagawa ng kanta yan, not more than 15 minutes. Oh. Ayaw niya yung nag-iisip-isip yung babalik-balik. Hindi siya yung At hindi niya maaalala. At, mga 1 hour later, hindi niya maaalala. So, you better record it right away. Hindi siya masyado yung long-time planner. Yung kung anong nangyayari sa kanya. Impulsive. Pero kung anong pasukan niya ng katapat-tapat, di ba? Nagkahilig sa aso. Siguro 20 ang asong binibreed niya, kung ano-ano, pag-aaralan niya lahat. Nahilig sa halaman. Yung buong bahay niya punong-puno ng halaman. Nahilig sa isda. He had like 300 aquariums. Yung... Wala siyang extreme pag siya. Pag may pinasok, yun na, extreme siya. Kung may pinasok siya, woong. Always in a big way. Yeah. I mean, sometimes it would be like, the result would not be very nice. Like he'd get into something he doesn't know about. Mami, ang dami niya nang ginasos, tapos wala. Pero ang dami niya, ang dami niya papasukan. But he was like that. Pati yung kanyang later on, eventually, nag-event into consultancy. Kung ano-ano kami yung punta niya, politiko, health, politics, kung ano-ano, pasukin niya lahat yan. Tarang, di ba may kasama ka dito? Wala pa diba nga siya. Pinabili mo lang, bumili lang ng, pinabili mo lang ng soft drink? Oo. Binigyan mo ba ng pera? Hindi. Parang mga kandating yun. Baka umuwi na yun. Sabi niya, sagot na raw niya eh. Baka umuwi na. Kasi gusto na, sa kanya, actually, yung si Stanley, yun ang nakausap namin tungkol dito. Sabi niya, pare, kikwento natin yung concert niyo sa July 15-16, ganon. Kaya na, sige. Tapos sabi niya, kasama ko dito, kilala niyo. Sabi niya, sino? Si John. At talaga, si John ba? Sige, tara, di kabi na yan. Siyempre, punta tayo doon. Eh yun. Ngayon, paano natin ipa-plug yung show namin kung wala sa Stanley dito? Pwede. Pwede ba yun? Kailan tayo? July 15-16. Sa Hyundai Hall. Hyundai Hall sa Arete Building,
inside Ateneo de Manila. Yung sa may gate mismo. Arete. Oo, yung may gate mismo. Doon tayo kumanta. May magandang building doon eh. Doon tayo nagkita. Doon kami nagkita. Nice acoustics. Nice theater. Buti ka pala, nakakanta ka na doon. First time. Ako hindi pa ako nakakanta doon eh. Bago yung theater eh. Tsaka acoustically ano. Fantastic daw. Ang ganda ng sound daw doon eh. Kaya nga. Sabi, napili namin na maganda doon para mas kinakamay. May mga guest ba kayo dito? Oo. Yung hangad. It's a choir. Yeah. Guess it's a choir. May choir. Alam mo, iba na ngayon. May choir na kami. Yeah. Di ba? Tapos so, may dance group. Oo. Oh. Huh? Oy, hindi mo alam kung ano gagawin namin. Ano? Hindi, bahala. Sila na. Yung dance group, hindi mo kami. Company of Ateneo Dancers yun. May Ateneo Dancers. Di ba kayo mag-BBTS? Nako. Ewan ko. Di, basta. Ang formula ng Apo, ever since before, hindi nagbago. Our formula is surprise, delight, and originality. Tsaka ito, marami nagtatanong. Teka, paano ngayon wala na si Danny na sabi na nandun siya? Oo naman. Nandun siya. Tama. Not only in spirit. Pag naririnig mo yung kanta, naririnig mo siya, naririnig mo pa rin siya. Sa mga, meron kayong mga type sa mga bagong groups or songwriters? Ako, bihira akong magka-type, pero narinig ko nung a few days ago yung ano, grupo na Dilaw, narinig mo na yun? Yung Uhaw. Uhaw yata yung ano. Uhaw yung kanta. Ganda. Nag-number one sila sa Spotify. They entered Spotify at number 198. Hanggang nag-number one for... Ang galing nung grupo. I really like iba, ako, to. Yung mga mainstream na... Actually, mainstream na ngayon yung Ben and Ben. Ben and Ben. Oh, yeah, mainstream na yan eh. Hindi. Kaya pa yun, napakinggan ko yung Dilaw. Tapos si yung isa rin, yung si... Ikaw? Ikaw yung kinata. Nobita. Nobita? Ba't hindi ko kilala yung mga... Eh, kasi hindi ka nag... Kasi hindi ka nagpapabata. Kami nagsasearch kami ng mga ano. BTS lang. Alam ko, tsaka Blackpink. Ay, Blackpink. Oh. Type ko rin yun. Yung wife, type ko gawin. Yung wife ko nga, na-discover yung BTS. What a... Fan na fan na talaga. Fan na lang. Oh. Mukhang hindi na abot si Stan eh. Pero pwede bang isang huling kanta lang? Ano ba ang maganda para bago tayo magpaalam? Sige, for Danny. Just Call Me. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Bata! Laklak ng laklak ng beer na magdamagan. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang. Baka sumakit ang kwan. Ano kaya? 0956-813-8042. You can call that number to reserve your seats. Once again, sige, Bubo. Hindi, ilagay natin dito sa ilalim. Oh. Ah, meron bang ganun yan? Oh, pwede. Hmm. Lalagay natin dyan. Stanley! Again. Meron www.tickettome.net. Yung 2 is number 2. Ticket to me. Bago maubos, kumuha na kayo. Anyway, thank you, Rena. Thank salamat, you. Salamat. Nice. Great interview. Always nice. Mabuti na hanap namin yung men's room. Grabe. Ako, mapasok sana ako sa ladies eh. Kaya, iba yun doon. Guess kayo kay Doc Rica. Yung sex, ano naman. Anyway, sige. Sex naman. Yano, magkaraoke ka na ulit, ha? Okay. Sige, okay na. Tutuloy ko na to. Hindi na may papasok. Lamat. Hindi na kami makikisingit sa'yo. Tuloy nyo na to. Huwin nyo na to. Ha? Oo, sa inyo na yan. O, sige. Wala tayong inumin eh. Hanapin natin si Stanley. Oo, baka meron siya. Thank you, ha? Sige, man. Sige. Nice to see you. Always nice seeing you. Pare, thank you. Thank you. Love you. Jim, Buboy. Ay, nako. Saya naman. Sayang ka, Stanley, oh. Mapatak na naman ang ulan. Ting ding. Tol! Uy! Na, yung drinks na doon sa rep. Ayos. Dala ko na yung alcohol para kunyari. Eh, siyempre, magpipizza ka, di ba? Sa bagay. Oh, asan ni Apo? Magkakantan tayo, di ba? Ako, tama-tama dating mo. Oh. Bakit? Kaalis lang nila. Ano?
Kakanta kami ng ano eh, kala, when I met you. Ganun ba? Oo. Eh, wala na. Kala ko nga nakasalubong mo eh. Hindi ko nga nakita eh. Sigurado kang dumating yung ako. Oo. Gantahan kami in interview ko. Ano mga kinanta nyo? Dami. Ano ba? Abangan na lang natin sila sa concert. Oh. Meron silang concert sa Ateneo, July 15 and 16. Tama, tama. 50th anniversary. Hingi nga akong tickets. May konta ka ba nila? Meron. Meron. Sige, sige. Salamat po ha, sa pagsama sa amin dito sa Men's Room. Ako po si Jano Gibbs. And I'm Stanley Chi. Kita-kita tayo next week. Next week? Talagang wala na yung ako. Balik ka agad. Saka pa bumili pa ng... Wala ba sila?